tayo sa magandang gabi sa ating lahat, mga katropa. Tayo po ay mag-pre-fight analysis lamang po sa laban ni Manny Pacman Pacquiao at saka ni Your Dennis Ugas. Yan po ay sa Sunday na po ang kanilang bakbakan. At ilang pong pag-uusapan ngayon ang mga advantages at saka disadvantages ng bawat manlalaro. Para po kay Ugas, ito po ay talagang napakalang opportunity para kay Ugas na dapat niyang samantalahin kasi po ay alam naman natin na underrated pa ito si Ugas. But anyway, this is Coach Fernand. Ito po ang live streaming natin ngayon. Ating pong pag-uusapan lamang ang mga advantages at saka disadvantages ng bawat manlalaro. Alam naman natin na si Ugas ay napakabata pa nito. At si Manny Pacquiao ay medyo may edad na nga po. Halos isang dekada ang lamang ng edad. Welcome po sa ating live streaming. Pag-usapan lang po natin ang probability ng panalo ni Manny Pacquiao sa darating na laban niya kay Your Dennis Ugas sa Sunday. Welcome po sa ating live streaming. This is Coach Fernand. Ito po, umuna natin pag-usapan ay yung edad ng dalawang boksingero. Comment lang po kayo kung mayroon po kayong tanong. Ang kanila pong bakbakan ay sa linggo na po. Kaya ito po ay sinasariwa natin ang kanilang mga advantages at disadvantages. Ang una po natin pag-usapan yung edad po nila. Hindi kaya maging factor kay Manny Pacquiao yung kanyang edad na 42 years old. Going to 43, siya po ay magpo-43 na po sa December. Samantalang si Ugas ay sa 35 years old lamang po. Sabi ng iba, maaring maging factor daw yung edad ni Manny Pacquiao kaya medyo baaring bumagal na raw ang galawan ni Manny Pacquiao at pagdating daw sa late rounds, sa round number 6, pataas, maaring humina at bumagal na po si Manny Pacquiao at yun na po ang maging advantage ni Your Dennis Ugas na maaring samantalahin niya. Manalo sa laban na ito dahil career ending nga po ito. At sinasabi nga po nila na kapag si Manny Pacquiao daw ay nanalo dito, maaaring siya na po ang naging GOAT ng boxing. At lalong-lalo na kapag nilabanan niya pa si Spence Jr. pagkatapos po ng laban niya kay Ugas. Ngayon, ang pag-usapan naman natin ang edad ni Your Dennis Ugas. Si Ugas po ngayon ay 35 years old lamang. Maaaring sa tingin ng iba, ito po ang magiging advantage ni Ugas kay Manny Pacquiao. Pero sa tingin ko, ito lang ang nakikita sa galaw ni Manny Pacquiao ngayon kumpara kay Ugas based doon sa kanyang mga sparrings at saka sa kanyang mga nakalaban noong 2019 at saka 2020 laban niya na kung saan eh, nakalaban niya nga po si Porter, si Ramos at marami pang iba. Walang gaanong knockout power ito si Ugas. Pero dapat ingatan ni Pacquiao yung kanang straight hook ni Ugas. Kasi yung kanan ni Ugas, nakapag sumala si Manny Pacquiao sa suntok niya, pwede siya matyambahan ni Ugas sa kanang kamay ni Ugas kasi may kalakasan ng kanang kamay ni Ugas. Para rin siyang si Marquez kung bumigay ng counter niya, power ng buong ng parehong kamay, medyo lamang po dito si Ugas ay si Manny Pacquiao. Alam naman natin na napakaraming pinagdaan ng laban si Manny Pacquiao. Ang kanya pong pagkatalo ay nadaya lamang po. Mata. Na kung saan niya po ay nagkamata. Na kung saan niya po ay nagkaroon ng advantage si Morales. Pakicomment lang po mga katropa kung ano masasabi ninyo sa bakbakang Manny Pacquiao at saka yung Dennis Ugas sa linggo. Ayun po ang isa sa mga advantages niya. Siya po ay bata pa. Pero nakikita ko hindi yung advantage kay Ugas kasi 2019. Pakilike po ng ating live stream mga katropa. Si Porter nga po at saka si Your Dennis Ugas ay naglaban noong 2019. Ang naging decision po doon ay split decision. Muntik pang manalo si Porter, ay si Ugas. Subalit, based on opportunity for Ugas na ma-upset niya si Manny Pacquiao.
We all know that Manny Pacquiao is one of the decorated boxers sa buong mundo ngayon. Kaya si Ugas, siya po ay nagsisimula pa lamang at maaring igamitin niya itong opportunity na ito para kanya pong may panalo upang ang susunod niyang mga laban ay tumabo na rin po sa takilya ang kanyang mga laban. Alam naman natin kapag hindi pa ganong sikat, siguro pinakamataas ng bayad sa kanila sa parang talent field nila maglalaban ay yung $100,000. Pero kapag ka nakalaban mo na si Manny Pacquiao, sigurado, maaaring $1,000,000 ang pwedeng may uwi ni Ugas, manalo man o matalo dahil sa laki ng pay-per-view na maaaring makuha niya dahil kay Manny Pacquiao. Alam naman natin na ang holder kumbaga ng pay-per-view buys sa pinakamataas na boksingero, syempre, si Mayweather at saka si Manny Pacquiao. Sinundan po yun ng laban ni De La Hoya ni Mayweather. Subalit na break po yun ng laban ni Manny Pacquiao. Ni Ugas si Manny Pacquiao sa laban. Kayahin niya yung kanyang kababayan na si Rigondo, Guillermo Rigondo, o kaya naman ay makikipagsabayan siya para sa minimiting opportunity na rin na ma-upset ang ating pambansang. Ito po yung kagaya ng opportunity na binigay kay Manny Pacquiao noon nung unang tapak pa lang ni Manny Pacquiao sa Amerika. Siya po ay nagkaroon ng pagkakataon na lumaban kay Lidwaba. Siya po ay parang kapalit lamang sa original na lapat. Kaya yung pagkakataon na yun, yun po ang naging stepping stone ni Manny Pacquiao para siya po ay mamayagpag at makilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Ito po ang opportunity na hinihintay ni Yordynis Ugas. Sabi nga niya, marami raw ang naghahangad na makalaban si Manny Pacquiao, sa kanya rin ang huling halakhak. Kasi siya po ang nagwagi. Kahit hindi niya gusto na makalaban si Manny Pacquiao dahil sa availability at dahil sa injury ni Spence Jr., siya po ang sinwerte na tinapik para makalaban ng ating pambansang kamao as a replacement nga po kay Spence Jr. Alam naman natin na authentic siguro yung injury ni Spence Jr. At alam ko kung sakasakaling kung sino ang mananalo dito sa laban ng Ugas at saka Manny Pacquiao, Spence Jr. of course will challenge the winner. O kaya naman si Crawford. Kaya magandang opportunity din to kay Manny Pacquiao na ipakita sa buong mundo na talagang he is the best fighter of all time. Kumbaga, kung i-evaluate naman ang mga laban ni Manny Pacquiao na pinagdaanan kumpara dun sa mga laban ni Muhammad Ali at maging sa mga laban ni Mayweather na sinasabi nilang maaaring makatalo kay Manny Pacquiao as GOAT of boxing. Para sa akin, si Manny ang talagang outstanding, extraordinary. Dahil ang dami niyang pinagdaan ng weights category. At siya nga po ang kauna-unahang boksingero na nagwagi ng 8 titles sa magkakaibang divisions. Wala pa pong nakadikit sa kanya si De La Hoya, parang 4 yata na category lamang ang inakyatan ni De La Hoya. Kung hindi nga lumiban si Manny Pacquiao doon sa super featherweight, maaring 9 na category sana ang kanyang napag-championan. Kaya kung tutusin, wala na dapat pag-usapan pa kundi ang GOAT ng boxing ay walang iba kundi ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Kayo po, paki-type lang po, paki-comment sa palagay niyo kung sino ang greatest fighters of all time sa boxing. Kung si Mayweather ba para sa inyo, or Muhammad Ali, or Manny Pacquiao. Yun po, ano po ang masasabi ninyo dun sa tatlong yun? Para sa akin, si Manny Pacquiao ang ating GOAT of boxing. Niya lang, siya po ay Asian, kaya marami nagsasabi na he will be never our greatest fighters of all time in boxing kasi po ay siya ay Asian at Pilipino. Pero kung nagkataon siya ay Amerikano, maaring siya na magiging GOAT ng boxing.
Tinampong ang laban po nila ay sa Sunday na po yan. Siguro mga alas 10 ng umaga yung mga undercard. Meron pong mga dalawang Pilipino na undercard. Si Magsayo. Tsaka meron pang isa. Pagdasal po natin. Ngayon, pag-usapan din natin ito ba maglaro sa Olympics. Yung ating pong mga professional boxers. Kagaya nila Manny Pacquiao, Donaire, sila Cuadro Alas. Alam nyo, humahanga ako sa Cuba. Kasi ang ganda ng programa nila sa boxing sa amateur. Hindi nila pinipilit ang boksingero na umakyat agad sa professional. Hangga't maaari, kailangan manalo muna ng gintong medalya sa Olympics ang kanilang mga amateur boxers. Alam naman natin na si Rigondo ay dalawang beses nanalo ng gintong medalya sa Olympics. Kaya siya ay medyo late nang nakapasok sa professional boxing. Kaya ngayon, 40 years old na siya pero ang laban niya wala pang 30. Ganon din si Jordanis Ogas. Siya po ay umakyat sa professional nung siya ay nagwagi ng bronze medal sa Olympics. Parang nagsawa na siya sa edad yata na 28 years old. Kaya siya ngayon ay 35 years old, kakaunti pa lang ang kanyang laban. At ang knockout percentage nga po ni Ugas ay halos nasa 40% lamang. Halos pareho lang sila ni Manny Pacquiao. Kasi ang naging... Kaya lang naman nahirapan si Manny Pacquiao ay maintain yung kanyang percentage ng knockout niya. Dahil umakyat niya po siya na umakyat ng category. Sa tingin ko, kung hindi siya umakyat na umakyat ng category, kung siya ay nag-stick lamang doon sa featherweight o kaya ay sa lightweight, maaari yung kanyang knockout percentage ay manatiling nasa 80% hanggang 90%. Kasi nung siya ay nasa mababang weight level, flyweight, bantamweight, featherweight, doon sa super featherweight, halos ang kanyang mga nakalaban doon ay pinabagsak niya eh. Pero pagdating niya doon sa welterweight level, si Cotto lang yata ang kanyang na-knockout at saka si De La Hoya. Yung bang stoppage talaga yung laro. Pero ganun pa man, lahat na halos ng kanyang nakalaban sa welterweight division, kaya nga po siya ay nasa number 2 sa welterweight division sa lahat ng boksingero. Ang number 1, siyempre, si Robinson. Kasi at di mano si Robinson nagsimula yata sa lightweight tapos welterweight hanggang sa yung magretiro hindi siya tumaas ng super welterweight at saka middleweight. Talagang yung kanyang nilabanan lamang halos sa buong entire na career niya si Robinson ay yung welterweight level. Paki-comment lang po kung sino mga tropang nandiyan. Tayo po ay naggagawa lamang ng komentary sa ating pambato na walang iba kundi si Manny Pacman Pacquiao. Thank you sa mga dumaan ha. Hindi tayo magtatagal. Bukas tayo ay maglalive uli. At saka sa actual ng, alam ko nakatili ba sa Channel 7 yung laban ni Manny Pacquiao. Kaya subukan natin maglive sa Sunday. Para bukod sa nanonood tayo, ay makapagbigay na rin tayo ng pre-fight, kumbaga live na comment po kayo at pakilike po ng ating live streaming. Hanggang 20 minutes lang tayo. Atin mabalikan ang legacy ni Manny Pacquiao. Kung tutukusin, hindi na dapat lumalaban si Manny Pacquiao kasi po ay medyo may edad na. Pero unfinished business pa nga po ang kay Manny Pacquiao legacy. Kasi hanggang sa ngayon ay marami parang nagdududa sa kanya, sa kanyang kakayanan. Na hindi daw siya karapat-dapat na maging tawaging goat ng boxing. Kaya gusto lamang ni Manny Pacquiao, hindi na niya kailangan ng pera dito eh. Hindi niya na kailangan ng famosity kumbaga. Gusto niya lamang nang may pakita pa sa buong mundo sa mga Amerikano na he is the best among the rest. Kaya alam ko hindi ito ang last fight ni Manny Pacquiao kay Jordanis Ugas. Maaring hamunin niya pa dito uli si Spence o kaya naman si Crawford na maaring magsilo talaga. Alam ko ma'am, good evening po ng kanyang estado kumbaga bilang the goat of boxers.
ang boxing. Ma'am Gulyado, hindi po tayo kakanta mo ngayon. Tayo po ay commentary lamang sa boxing. Sa nalalapit na laban ni Manny Pacquiao sa Sunday. Ano po ang inyong masasabi mga katropa sa laban ni Manny Pacquiao sa Linggo? Hindi kayo tumakbo si Yus Ugas dito. Sa tingin ko, dito makakatikim si Yordinis Ugas ng talagang pinakamagandang laban sa entire na karir niya. At dito ko rin makikitang tatakbo si Yordinis Ugas sa laban. Yung banti pong pag hindi niya nakayang salagin ang mga suntok ni Manny Pacquiao, ay tatakbo na yan, lalo lang kung mapagduguan ng kanyang mukha. Kasi si Manny Pacquiao, alam naman natin na subok na kahit duguan, lumalaban. Naalala ko rin nung naglaban sila ni Horn sa Sydney, Brisbane, Australia. Kabilaan ng kanyang putok sa ulo. Parang nasa fourth round pa lang, kawawa na yung dugo ni Manny Pacquiao dito. Kung ibang boksingero yon tumigil na. Kasi yung dugo ay parang nasugatan sa kanya, itong kanan na bahagi ng ulo. Kaya ito yung dugo, kabilaan ng laban nila na Horn. Kung ibang boksingero yon kung yun ay si Yordinis Ugas ang makaranas ng ganong dugo na alos, maagos sa buong katawan ni Manny Pacquiao, bari nga ayaw na. Kagaya nung laban ni De La Hoya at Manny Pacquiao, alos putok na yung mata ni De La Hoya, alos hindi na makakita. Kaya pagdating sa round 9 na hindi na siya lumaban. Kasi mayroon pa naman daw magandang naghihintay para sa kanya. Maaring yung gabing yun ay hindi talaga para sa kanya. Kaya naging mautak lamang si De La Hoya. Ngayon, balikan natin yung advantage ni Yordinis Ugas dito sa laban. Siya po ay fresh na fresh at batang-bata. Kaya asahan natin yung rounds 1 to 6 magiging active, magandang laban nila. Marunong din lumaban si Yordinis Ugas ng parehas. Hindi siya madaya, hindi ang mga boksingero na tinutukod ang ulo. O kaya naman puro yakap. Si Ugas hindi ganong yumayakap yan. Kaya sigurado yung bilis ng suntok at kamao ni Manny Pacquiao makikita natin ulit sa Linggo na halos lahat ng suntok niya ay masasalo ni Yordinis Ugas maaring sa mukha at sa katawan. At inaasahan natin na bago mag 6 rounds ay mapapagsak nga po ni Manny Pacquiao si Ugas. Hindi lang natin sigurado kung mapapatigil sa laban. Pero nakita ko yung mga laban ni Ugas, matibay din po siya kahit sa pinatamaan at saka talagang mahilig din po siya makipagsabayan. Yun ang magandang laban na makikita natin. Hindi yung laban na kagaya ng ginawa na Rigondo, ni Guillermo Rigondo kay Cuadro Alas, na wala nang ginawa kundi tumakbo at yumakap. At nang gugulang pa, tinutukuran niya yung ulo ni Rigondo. Hindi na dapat magboxing, may mga ganong boksingero. Ang tawag nila doon ay sweet science. Ang science kasi sa boxing, yun yung sinasabi nila na ayaw matamaan sa laban. Pero ang tawag ko doon sa sweet science na yun, yun ay mga duwag na boksingero. Hindi dapat sila maging boksingero. Kasi kaya nga papasok ka sa professional boxing to give entertainment. Yung bang magpasaya kayo ng audience, yung mga manunood. Yung mga manunood na yan, kaya yung nanunood ng boxing, gusto nila talagang bugbugan. Kaya nga sumisikat ng gusto ang MMA. Kasi makikita mo na talagang duguan yung mga naglalaban. Kahit 3 rounds lang yon, pero kadalasan stoppage din po yung labanan. Kaya unti-unti ko ganda yung mga kagaya ni Manny Pacquiao, Morales, Marquez, Cotto, Mosley, na talagang nakikipagdikdikan ng nasuntukan sa laban. Hindi duwag, hindi tumatakbo, hindi mayakap. Kaya si Mayweather, walang mga magagaling na trainer, sports analyst na nagsasabing siya yung GOAT ng boxing. Mas gusto pa rin nilang tawaging GOAT ng boxing si Muhammad Ali at saka si Manny Pacquiao. Silang dalawa na lang po ang naglalaban sa pagiging GOAT ng boxing. Pero kapag nanalo si Manny Pacquiao dito kay Ugas, lamang na tayo sa pagiging GOAT ng boxing. At lalo-lalo na kapag para makita
at atin pong mapag-usapan yung po pwedeng mangyari sa karir ni Manny Pacquiao at saka ni Yordinis Ugas pagkatapos po ng kanilang bakbakan sa Linggo. Siyempre, kapag nanalo si Ugas sa Sunday, kumbaga yung kanyang rank sa welterweight ma nasa po nasa panglima siya sa ranking eh. Although siya po yung WBA champion kasi nga po ay naalis yung belt kay Manny Pacquiao, pero hindi po talaga siya ang tunay na champion, kaya ito yung opportunity kay Manny Pacquiao na ipakita kay Yordinis Ugas na you are not deserving to be the champion in WBA. I am the champion. I will get my trophy na pinahiram ko lamang sa iyo. Yung parang kasi nang ganun lang nangyayari, pero pagkakataon na rin kay Yordinis Ugas na ipakita kay Manny Pacquiao at sa buong mundo na he deserves to be champion in WBA. Kasi alam naman natin ang WBA, kapag hindi talaga nakalaban ng isang boksingero ng isang taong mahigit at wala ang schedule belt. Kasi ano yan, hindi negosyo yan eh. Pag hindi yan inalis sa'yo at hindi binigay sa iba, mayroon dyan mga ano eh, mga fees na dapat bayaran ng isang boksingero eh. Bawat laban nila, kapag didepensa nila, may bayad yon, may sanctioning fee, parang ganun. Pagka maraming laban, syempre, malaki ang kita ng WBA. Kung walang laban, walang kita. Kaya ngayon, pinipilit nga nila bago may mga rumors na gusto nila ibalik ang title kay Manny Pacquiao bago sila maglaban ni Spence Jr. Pero hindi po nangyari dahil Spence, at mauwi po ito sa pagkabulag. Yo, kaya po talagang kasuhin man ni Spence yung opportunity na makalaban si Manny Pacquiao dahil yung injury na tamo sa kanyang sparring ay hindi na rin kaya kasi maaaring mabulag po siya. Ganun ang nangyaring injury ni Antonio Margarito nung sila'y naglaban ni Manny Pacquiao. Kasi nga po, hindi tinitigil ng referee ang laban hanggang sa mabasag na po itong parang yung muscle dito, yung bungo dito sa may mata na talagang naapektuhan na yung kanyang eyeball. Doon na muntik mabulag si Margarito at hindi na nga po nakapag-boxing. Ganun po ang maaari mangyari kay Spence Jr. kapag kanya pong itinuloy ang laban na mayroon siyang eye injury. Kaya okay na rin yung pagkakataon na yun na hindi natuloy ang laban nila ni Spence Jr. para medyo hindi gaano mahirapan si Manny Pacquiao sa laban. Para sa susunod na laban niya, yun na yung talagang mega fight na maaari siyang tumabuli ng $100 million. Yung $100 million na yun, kinita niya kay Mayweather nung sila'y naglaban, kahit sa'y natalo at sinasabing ladaya, ay napakalaking pera nun. Ang daming natulungan ni Manny Pacquiao. Isa pang dahilan kung bakit si Manny Pacquiao ang dapat nating tawagin GOAT of boxing ay kanyang pagiging kind-hearted. Napakabait at napakalaki ng puso ni Manny Pacquiao. Siya yung ano, nakikita kong tao na kapag nagbe-birthday siya, instead na maghanda ng marami, namibigay siya ng pera sa kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay, lahat ng mga mahihirap. Pumipila, tigis 1,000, 2,000 sa araw ng kanyang birthday. December, ganun din. 2,000, tapos may mga bigas pa na binibigay. Marami rin mga pabahay na ginawa si Manny Pacquiao, although yung iba maraming nagreklamo. Kasi ang gusto ng iba, pag may pabahay, may hanap buhay. Hindi po pwede naman yung ganun. Binigyan ka na ng pabahay, may hanap buhay ka pa. At gusto pa ng iba ay may patubig pa at saka pailaw. Dapat pag binigyan kayo ng bahay, matuto na kayo maging makontento. Libre na nga ang bahay eh. Yun lamang po, hindi tayo magkala. Anyway, meron nga pala akong isang channel na yung pong aking sports channel. Hindi lang ako makapag-live doon. Ang aking pong channel na yon ay Randags. Ay, tulungan nyo rin po ako doon. Actually, ako po ay isang coach talaga sa sports bago ako napunta sa music. Kumbaga, blessings in disguise lamang na medyo nawala tayo.
mahina ang signal. Mayroon ng ganito ang signal. Kailan kaya magbabago ang signal sa Pilipinas? Wala na yung ating mga viewers. Yung po, kung dating kalimutan, yung labanan. Your Dennis Ugas sa kanilang Manny Pacquiao. Sa linggo na po yun. Alam nyo, dahil kay Manny Pacquiao nagkaroon ng magandang opportunity ang mga Pilipinong boksingero na makilala, hindi laban, signal natin talaga paggabi. Balikan natin yung ano, yung magandang opportunity na binigay ni Manny Pacquiao sa ating mga boksingero sa Pilipinas. Nung naalala ko natin nung si bago pa si Manny Pacquiao lumaban sa Amerika, dito lang siya lumalaban sa Japan, China. Wala pang gaano boksingerong Pinoy na halos nakikilala sa Amerika noon. Sila Luisito Espinosa, lumalaban yun dito lang halos sa ano, yung ating mga naunang champion, sila Plus Lorde, sino pa yung, sila Pancho Villa, Jerry Benyalosa. Pero nung si Manny Pacquiao na pumasok at pumunta sa Amerika, doon nagkaroon ng magandang opportunity ng ating mga boksingero. Nang una na nga po dyan, eh, lumabas si Brian Viloria, lumabas din sila Bumbong Bautista, lumabas din sila Donaire, at may sumigat nga rin po si Cuatro Alas, at marami pang mga bagong simbol ngayon na boksingero, sila Magsayo, na maaaring talagang yung financer lang kailangan mo. Yung bang tipong yung ating mga billiard player na sila Bata Reyes, yan, sila Django Bustamante. Kaya yan sumikat sa buong mundo dahil mayroon silang dancer, si Hill Puyat. Lahat ng kanilang gastos, mayroon silang manager. Kapag pupunta sila sa laban, sagot yan ng kanilang manager. Ayun ang kulang sa ating mga boksingero. Kaya sana yung ating mga mayayaman na mga business tycoon, yan sila Ayala, sila Pangilinan, maganda ang kanilang pinakitang suporta doon sa ating mga boksingero sa Sydney Olympics. Sana ganun din, mayroon silang i-adapt na mga boksingero natin na yung bang tipong ipipinance nila. After all naman, kapag naging champion yung ating mga boksingero, naging world champion at lumalaban na ng palagi sa Amerika, nandun kasi yung pera sa Amerika. Hindi na makapunta sa Amerika ng sarili mo ng pera kasi ang pamasahe pa lang papuntang Amerika ay 100,000 higit na. Nalala ko nung naglaro kami sa Russia noon, ang binayaran na tickets namin ay nasa 65,000 papuntang Russia. Ano pa yun? Kumbaga, hindi high class talaga na aeroplano. How much more kapag papunta ka na sa Amerika? Kulang-kulang 100,000 ang kailangan mo para makapunta ka sa Amerika. Kung pupunta ka sa Amerika, tapos wala ka pang diterhan doon kasi nga bago ka pa lang na boksingero, mag-uupa ka pa ng bahay. Kawawa talaga ang ating mga boksingero. Kaya mas maganda dapat mayroong financer ang ating mga professional boxers para sila po ay makapunta sa Amerika. Pero maganda, mayroon na po tayong mga tatlo yatong boksingero na tinitrain ni Freddie Rhodes. Si Marshall ay pwede na rin mag-training sa Amerika kay Freddie Rhodes ng tuloy-tuloy para siya ay magkaroon ng chance rin na lumaban sa mga malalaking pangalan sa middleweight. Si Marcel lang ating kauna-unahang boksingero na mayroong bigat na middleweight. At kakita naman natin sa katawan niya, siya po ay nasa 5'9 yata o 5'10. Siya po ay malayong-malayo sa laki ng katawan ni Manny Pacquiao. Kumbaga, ang katawan ni Manny Pacquiao ay hindi talaga ka-level ni Marcel. Kaya kung si Marshall ay talagang mabibigyan ng opportunity na makapag-training na maganda sa magaling na trainer at tuloy-tuloy na magandang suporta, who knows, baka after 1 year or 2 years, siya po ay maging world champion at the same time, maging gold medalist din po sa 2024 Paris Olympics. Ayun po ang kagandahan ng mga boksingero natin, professional boxers ngayon. Pwede na po silang lumaban sa Olympics.
inallow na rin kagaya ng basketball. Kasi dati hindi nila ina-allowed kasi pwede daw mabugbog ang murang edad o murang katawan ng mga batang amateur boxer. Pero sa ngayon, inallowed na po unti-unti. At yung hindi, ang ayaw lamang nila i-allowed yung ang edad ay lagpas na ng 40 years old. Kaya automatic po si Manny Pacquiao hindi na po pwedeng lumaban sa Olympics. Pero sila magsayo na yan, sila Cuadro Alas. Laki rin ang nakuha ng nag-gold sa Olympics. Kaya kung hindi pa nagda-champion yung ating mga boksingero, sa kagaya nila magsayo, sila Prince, at marami pa ang iba, pwede natin isabak nga sila sa Olympics. Para sa ganun, kapag sila yung nag-gold sa Olympics, mahina na rin ang 50 milyones na nga nila makukuha, kagaya ni Hadelyn Diaz. Ang nakuha ni Hadelyn Diaz ay close to 100 million. Kauna-una ang gintong medalya, imagine na. Samantalang kapag ikaw ay professional boxer, pag lumaban ka lang dito sa mga Asian countries, siguro malaki ng kikitain mo kapag ikaw ay nasa professional boxer kapag hindi ka pa sikat. Mga 50,000 nation pa lamang. Halimbawa, nasa rank ano ka pa lang, rank 15, rank 20 sa buong mundo. Bawat laban yan, malaki na yung 50,000 mo. Hanggang 100,000. Kaya kung ikaw ay lalaban ng ganun sa professional at hindi ka sikat, mas maigi pang lumabang ka muna sa amateur ang ginagawa ng mga Cuba. Lumalaban sila sa amateur muna hanggang sa makaginto sila sa Olympics. Kapag nakaginto na sa Olympics, mayaman ka na. Saka ka pumasok sa professional boxer at marami ka ng pampinance kapag ikaw ay nagpunta sa Amerika at hahanap ka ng magandang laban. Yun ang ginagawa ng mga Cuba. Talagang as much possible, ginagamit muna nila ang kanilang mga boksingero sa amateur. Pag naginto na sa Olympics, bago sila lumalaban sa Amerika. Anyway, ito nga pa ng ating sports channel. Ilalagay ko yung link dito sa ating live streaming. Meron akong mga upload na bago. Ang ating pong, ayan, yan po yung link na yan. Pwede niyo ako matulungan, mga katropa. Talagang ang aking passion ay nasa sports eh. Pangalawa nga lamang ang music. Ako po kasi dati ay naging boksingero ako nung high school. Third year high school yata yun. Tsaka fourth year. Ang hirap maging boksingero. Bakit sa sparring? Lala ko na pag nag-sparring kami. Laging tinatamaan ang aking tiyan. Sakit. Eh, ang mga nakaka-sparring ko ay mga datihan na mga 2 taon na sila nag-training. Ako bago pa lang. Sinasabag agad ako ng coach ko. Ang hirap. Tatakbo ka ng umaga ng mga 2 oras bago ka pa magpapawis. Bago pumunta doon sa sparring. Kaya yung ginagawa ni Manny Pacquiao at ng ating mga boksingero. Kumbaga dugot, pawis ang kanilang ano, puhunan talaga. Kaya bago sila manalo sa kanilang mga laban at maging isang world champion, ay napakahirap, lalong-lalo na yung napagdaanan ni Manny Pacquiao. Na talaga namang napakahirap. Alam nyo, ang boxing, ang sports, ay napakalaking opportunity talaga sa ating mga mahihirap na mga kababayan na umunlad ng kanilang buhay. Kasi, alam naman natin, sa buong mundo, ang dating mga mahihirap na mga sportsmen, kagaya nila Kobe Bryant na yan. Dating mahirap yan sila. Michael Jordan, sila Ronaldo sa soccer. Bago sila maging kumbaga world champion, yan ay dati silang mahirap. Meron akong nakitang kwento. Isang boxing ay isang football player somewhere in Africa. Sikat na sikat siya ngayon. Nagpapagawa siya ng mga bahay ng mga mahihirap sa kanilang bayan. Ang dami niyang matulungan. Nagbibigay siya ng sapatos at nag-train din siya ng mga manlalaro. Kaya maganda ang naging legacy niya sa sports. Ganun dapat ang ating mga sports heroes. Kailangan, pagkatapos mo sa iyong career bilang boksingero, kagaya ni Manny Pacquiao, kung halimbawa, hindi na siya magtuturo sa politika. Tama siya, meron na siyang promotion na ginawa.
Manny Pacman Promotion na siyang susuporta sa ating mga maliliit na bagong sibol ng mga boksingero. Magkaroon sana dapat ng sariling gym si Manny Pacquiao. Gym sa iba't ibang lugar. Halimbawa, may gym siya dito sa Manila, sa Cebu, may gym siya sa Mindanao, para yung mga kabataan dong mga mahihirap na ayaw na mag-aral ay magboxing na lamang. Mas malaki pa ang kanilang may tutulong sa bansa at sa kanilang mga magulang kapag sila ay pumasok sa boxing. Yun nga lang, napaka-risky nga lang ang boxing kasi konting dugo lang sa utak kapag tinamaan ka ng puro at walang hospitalization na libre, pwede rin ikamatay. At maganda sana yung panukalang batas ni Manny Pacquiao, yung magkakaroon ng special para sa special privilege sa ating mga combative sports, na magkakaroon sila ng separate na samahan bukod pa doon sa na ginagawa yung boxing na yon. Kasi malibigyan ng suporta yung mga boksingero sa buong bansa. Halimbawa, na-disgrasya, nagkaroon pala ng pagdurugo sa utak pagkatapos ng laban o pagkatapos ng sparring, pwede siyang matulungan ng batas na yon. Hindi lamang naintindihan ng iba eh. Ang nangyari kasi sa Pilipinas, kapag mayroong magandang panukalang batas, kinukontra agad kasi ayaw nila na sumikat yung taong may panukala. Gusto nila sila ang makagawa ng batas. Kumbaga yung crab mentality, hilahan, ayaw nila ng teka, maunahan ako nito, kailangan kontrahin natin to. Yung bang ganun. Kailangan doon ay, kung sa tingin natin dapat na maganda para sa bayan, para sa mga kabataan, ipagpatuloy at suportahan. Ako nga, may naisip na akong magandang programa sana, kung lalaki pa ang aking YouTube channel. Magagawa ako ng mga gym ng bawat lugar. Halimbawa, bawat region, meron ko isang gym. Maglalagay kayo ng mga trainer na pasweldo mo rin. Then, yung lahat ng mga magagaling na madedevelop mo, inalaban mo na sa amateur hanggang sa edad na 30 years old. Sigurado, pag edad nila ng 30 years old, hinug na hinugis na sila at pwede silang pumasok sa professional boxing. At sigurado, bago sila umedad ng 30, maaaring magbintong medalya na sila sa Olympics. Ayun, kailangan gawin ng PSC at saka ng Philippine Olympic Committee. At kailangan at the age of 12 years old, nagde-train na sila. Kagaya ng China. Nakakatuwa ang China. Ang dami lang champion ngayon na ang edad ay 14 years old pa lang sa Olympics, sa gymnastics, saka sa yung tumatalon na sa tubig, aquatic. 16 years old pa lang ginto na sa Olympics. 14 years old, gold na sa Olympics. Sa atin, 28 years old na. Saka ka lang makaka-bronze sa Olympics. Pagkatapos mag-bronze sa Olympics, wala na. Tapos na ang career. Kasi, wala nga pong magandang programa. Hindi po sinimulan ng bata. Kung sinimulan sana ng bata pa, halimbawa, yung programa ng DepEd, kung meron sanang transition after ng DepEd, ilalagay na sila sa PSC o kaya ay sa Philippine team, hindi palakasan. Ang palakasan kasi ang medyo sumisira sa sports. Yung bantipong kung sinong kamag-anak at malapit sa nakaupo, yun lang ang gagawin nating Philippine team members. Kapag kahit malakas ka at hindi ka kamag-anak, hindi ka kilala, hindi ka makakapasok sa Philippine team. Hindi dapat ganun yung palakasan, para tayo po ay makakuha ng maraming ginto sa Olympics. At dapat suportahan yung dapat suportahan na mga magagaling na boksingero at magagaling na atleta. At dapat ang focus talaga sa individual. Wala tayo mga katropa, medyo mahina ang sigla. Ayun po ang storya ng ating sport, weightlifting. Ito kasi ang limang events na dapat natin i-focus sa Pilipinas. Boxing, taekwondo, weightlifting, swimming, athletics, at gymnastics. Isama rin yung gymnastics. Kapag tayo nakapokus doon, sabihin na natin na ang
ang budget ng bawat event na yon ay kailangan nila ng 30 million yung anim na events na yon. Sa isang taon, kailangan lamang nila ng 180 million. 180 million na. Pero ang makukuha mo namang ginto sa Olympics ay minimum of 10 golds. Kagaya ng Cuba. Kagaya ng Italy. Ang Cuba at Italy, nagkakaginto sila sa athletics. Swimming. Hindi sila nababa ng 5 golds. Alit ang gastos. Hindi na kailangan ng maraming events na pahati-hatian ng budget. Kung 5 events to, 6 na priority ang PSC at saka ang POC na dadalhin sa Asian Games, sa Olympics, yung mga ball games, ipa-adapt na sa mga mayayaman na ano, sponsors yun. After 5 or 10 years siguro, baka ang ranking natin sa Olympics, kung tayo ngayon ay nasa 50, after 10 years, kapag ka nag-focus talaga ang gobyerno sa individual events, yung 6 na events na yon, maaaring tayo ay nasa pang 10 na o pang 8 na sa overall ranking sa Olympics kapag tayo ay nakakuha ng 10 golds at 12 ginto hanggang 15 golds sa Olympics. Yung China nga, muntik na nilang masilat ang US sa Olympics. For the first time, sila ay nakatay sa Olympics. Ilang gold? 38 golds yata yun. Dahil yun sa ganda ng programa ng grassroots program ng China. Mayroon silang tinatawag na Olympics grassroots. Edad na 12 years old pa lang, 10 years old, naka-house na yung mga athlete nila. Ang ganda ng kanilang Olympic village pala. Kaya pagdating sa edad na 14 years old, 15 years old, 16 years old, lumalaban na sa Olympic ang kanilang mga manlalaro. At halos nananalo na rin sa Olympics. Kasi yung mga gymnastics na yan, yung mga diving na yan, kailangan talaga bata pa lang yung mga manlalaro ay naglalaro na sa Olympics. Ayan po. Hindi na tayo magtatagal. Tayo po ay naka 51 minutes na. Punuin lang po natin hanggang isang oras. Manalo ulit si Pambansang Kamao. Hindi natin sinasabi na kailangan manalo si Pambansang Kamao para siya ay pagbalik, tumakbo siya ng presidente. Siguro mas better kay Manny Pacquiao kung siya ay mananalo kay Ugas. Hindi na siya tumakbong presidente muna. Maaari namang makatulong sa mahihirap ng hindi ka presidente ng bansa. Umaban na muna sa boxing hanggang edad na 45. Umaban na muna sa boxing hanggang edad na 45. Sakaling maabot niya pa ang ating minimiting greatest fighters of all time sa boxing o GOAT. Yung po ay kung mananalo siya ng 2 laban. Ito kay Ugas or kaya either kay Spence or kay Crawford pagkatapos kay Ugas. Kaya sana yun ang maisip ni Senator Manny Pacquiao. Sakit sa ulo lamang ang politika kapag mapasok siya sa politika. Tsaka marami siya nakakaaway sa politika. Ang sarap kayang nagpakaramdam kapag ikaw ay nananalo ng tagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Lang kakampyon ka sa boxing. Kahit hindi naman siya magkampyon sa boxing kung saan kanyang promotion ay marami siya. Kahit hindi naman siya magkampyon sa boxing kung saan kanyang promotion ay marami siyang napachampion sa boxing para na rin siyang nanalo noon. Kaya siya pa rin ang nasa kanya pa rin ang honor noon. Kasi parang malabas na siyang manager ng ating mga boxingero dahil sa kanyang MP Promotions, Manny Pacquiao Promotions. Okay na siguro yun. Kaysa pumasok pa siya sa halalan sa pagka-presidente. Marami siyang kaaway pagka nasa politika siya. Pero kung talagang siya ay destined to be the president of the Republic of the Philippines, yan ay meron niyang mga sinyales kumbaga.
ay abangan natin. Pagdasal para natin si Senator Manny Pacquiao sa kanyang laban. Sana ay matagumpay niyang matalo ang kanyang challenger, siya pala yung challenger. Ang kanyang WBA championship belt. Sana ay gumanda pa ang programa na sports. Maganda ng leadership ng sports natin yan. Andiyan na yung Cesar Ramirez sa PSC at saka Cesar Tolentino. Ang ganda ng ginawa nilang ano yun, incentivo. Kahit hindi nanalo sa Olympics, binigyan ng kalahating million. First time yan sa Olympics. Dati, kahit nanalo sa Olympics, kasi wala pang PSC noon eh. Panahon yata nila Onyo, wala rin pera na nakuha ng incentives. Ngayon, ang laki na mga incentives. Nako. Dahil sa kanilang initiative ni POC President Bumble Tolentino. Ang daming sponsors na nagbigay. 10 million kay Ramon Ang, 10 million kay Manny Pangilinan. Tapos dun sa mga hindi nanalo, ay bigyan din ng kalahating milyon. At saka si Onyok Velasco binigyan din ng kalahating milyon. Kasi nagreklamo si Onyok Velasco, marami raw siyang incentives na hindi nakuha nung kanyang pagkapanalo sa Atlanta Olympics ng silver medal. Siyempre, malaking motivation yun sa ating mga boksingero. Hindi lamang sa mga boksingero, lahat ng events sa Philippine team. Mga cycling na yan, swimming, track and field, lahat. Nagtitraining sila ng gusto ngayon para sa kanilang pangarap na baka sakali sila rin po ay makarating sa Olympics at magwagi din ng gintong medalya. Ang pinagtataka ko lamang sa Olympics, kagaya na sa track and field, yung Jamaica. Bakit tatlo ang kanilang entry sa Olympics sa 100 meter? Kaya ang nangyari, mayroong isang event doon sa 100 meter ng babae. Gold, silver, bronze. Nakuha ng Jamaica. Babayan ni Usain Bolt. Sa swimming naman, may pagkakataon na nakukuha ng US ang gold at silver sa swimming. At meron pang ibang events na naglalaban sa championship ay pareho magkapareho ng team. Siguro para sana sa ibang opportunity rin ng ibang bansa na manalo ng medalya. Huwag i-allow yung ganun. Yung maraming player na inalaw na mag-compete sa isang event. Napakahirap. Maaring sa susunod na mga taon, baka gawin na rin nila sa boxing yon. Pero ang boxing kasi, hindi kilala ang US sa boxing eh. Ang magaling sa boxing sa Olympics, kadalasan yan, Cuba. Ang Pilipinas, tayo ay kasama sa mga top 10 na magagaling na hindi mawalan ng pambato sa boxing sa Olympics. Ang magaling pa dyan sa Olympics ay Thailand. Pumapasok din Thailand sa Olympics eh. Sa boxing. Tapos yung mga iba pang bansa, kagaya ng Uzbekistan, Ukrainian, at marami pang iba. Yun po, hindi tayo magdadagal. Hanggang isang oras lamang tayo. Ito po ay pagkakataon natin, balikan natin ang labanan ni Yordinis Ugas at saka ni Manny Pacquiao. Sana ay maganda maging laban nila, walang dayaan at walang masugatan yung mga sugat na dala ng headbutt o kaya anumang injury para maganda ang kanilang may pakitang laban sa kanilang bakbakan. At sana maiwasan yung takbuhan sa laban. Gaya ng ginawa ni Mayweather kay Manny Pacquiao, patakbo ang ginawa. Ganon din ang ginawa ni mahihina ang signal natin. Salamat po sa mga nanood. God bless everyone.